Good morning, mga idol. Good morning sa inyong lahat. Kamusta? Gagawa tayo ng first impression review nitong motor na ito. Malaki itong motor na ito, mga idol. And then height ko is 5'3". And tingkayad talaga ako. Napaka-tipto ko talaga nito kapag nagda-drive ako sa motor na ito. Papakita ko muna yung mga features niya, mga idol. Dito sa left side, ito naman yung signal light niya. Ito yung signal lights button niya. Hindi siya clicky, mga idol. Kapag nag-turn left, turn right ka, hindi siya ganun ka-clicky. Ibig kong sabihin, kaya ng ibang motor, kapag nag-turn left ka or turn right, mapifeel mo talaga yung parang nag-click yung button niya. Unlike dito sa MT-15, hindi siya ganun ka-clicky. Yan. And ito naman yung low beam, high beam. And ito naman kanyang horn. Yan yung horn niya. And then dito yung pass light. Yung nagbi-blink yung headlight niya. And dito naman sa right side, ito yung start button niya, mga idol. Hindi siya button gaya ng mga ibang clutching na 150, kundi gagawin mo, slide mo lang siya, mga idol, para mag-start yung motor mo. So yan. Yan, ganyan siya para mag-start itong MT-15. Then meron siyang kill switch. Itaas mo lang yung switch niya dito. Yan, para mamatay. Yan. So wala siyang switch para mapatay mo yung ilaw ng MT-15, mga idol. Wala siya. Then ito naman yung kanyang speedometer panel. Tawag daw dito, mga idol, inverted digital panel, mga idol. And then meron siyang button dito, select, reset. Pero hindi ko na alam kung ano yung mga features niya dyan. Kasi nga, quick review lang ito, mga idol. And then dito, ito yung takbo mo. And then meron na siyang gear indicator dito. Ito yung fuel gauge. Oh, yan. Para mabuksan itong upuan sa likod, dito mo siya lalagyan ng susi, mga idol. Dito. Yan. Yan, kabuksan yan. So yan, ito yung seat niya. Ito yung makikita mo sa MT-15. Wala siyang U-box or kahit maliit na lalagyan ng mga tools. So sige, gagawa na tayo ng first tried impression itong bike na ito, mga idol. So unang-una, start muna natin. Yun, oh. And by the way, meron siyang BBA, mga idol, or equip na ito ng BBA ng sa Yamaha. Yan. Lalabas na yung BBA, mga idol, kapag nakahit ako ng 7,000 RPM. So rev natin. Yun, oh. Kita ko. Yan, pag umabot ng 7,000 RPM, lalabas yung VVA or variable valve actuation. Yan. Yun, oh. Sige. So, gaya yung sabi ko kanina, sa height ko na ito, 5'3 yung height ko, mga idol. And then, kapag nakasakay na ako sa MT-15, ano talaga siya? Tiptoe talaga ako. Pero kaya ko naman i-balance. Pero, suggest ko lang siguro, no, mga idol. Kapag traffic situation kasi, and then maliit yung height mo, mahirap talaga siya dalhin. Kasi nga, itong motor na ito, mabigat. Yung bigat nito is 133 o 138 kilogram. So, mabigat siya, mga idol. And then, yung ginawa ng iba, na naglo-lowered lang sila ng front shock nila para abot kaya na nila yung MT-15 na walang kahirap-hirap, lalo na kapag traffic situation. Madali namang i-maneobra itong MT-15, mga idol, gaya ng mga ganito, gaya ng liko-liko or traffic situation, madali naman siyang iliko. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng alalay, balance, kasi hindi biro ang bigat ng MT-15, mga idol, lalo na kapag maliit yun lang yung height mo. So pagdating sa kanyang takbo, ang nafe-feel ko sa kanyang pagtakbo, mga idol, hindi siya gaya ng Sniper 150. Kasi papakita ko sa inyo anong yung ibig kong sabihin. Naka-gear 1 ako, din pagbitaw ko sa clutch, hindi siya ganun kumakadyot. Ewan ko kung nakagamit kayo ng Sniper 150, kapag binitawan mo na yung first gear, parang kumakadyot siya, mga idol. Itong MT-15, hindi siya ganun ka-aggressive pagbitaw mo. Pero pag rev mo na ng kanyang throttle, mararamdaman mo talaga yung power niya. Iyon, no?
Yan, kapag naka 7 RPM na ako mga idol, lalabas na yung VVA. Yun, no? Malakas yung power na binibigay ng MT-15 kapag naka-throttle ka na mga idol. Malakas yung power talaga niya. Ewan ko lang kung sa top end, kasi hindi ko pa na-try itong top speed. Pero I'm sure mabilis itong makaabot ng 100 kph. Woo! Grabe. Yan yung sinasabi ko. Pag bitaw mo ng first gear, yung pag-start ng takbo niya, hindi siya ganun ka-aggressive. Pero kapag binigyan mo ng throttle, yun, lalabas na yung performance niya mga idol. Grabe, ang lakas talaga niya. Woo! Grabe. Itong MT-15 slipper clutch. Kung hindi nyo alam yung slipper clutch mga idol, tumutulong siya sa makina na para hindi siya ganun ka-aggressive kapag nag-gear down ka. For example, naka-high RPM ka, and then gusto mong mag-gear down bigla, hindi siya ganun ka-aggressive. Yung hindi ganun ka-ugong yung makina, yung tinig ng makina, hindi ganun kagalit kapag nag-gear down ka from high RPM. Yan yung kagandahan sa motor nito. And then yung clutch cable niya, ang lambot mga idol, ang sarap gamitin. Ang ganda ng shifting niya. By the way, itong MT-15 pala, 6 gears ito. Try natin top speed ito mga idol. Sige. Mga idol, grabe ang lakas ng MT-15. Grabe. Ha? Ang sarap sa feeling ng 130 mga idol. Stable na stable itong motor na ito kapag malakas yung takbo mo. Kasi na din, mabigat itong MT-15. So yan yung kagandahan sa mga mabigat na motor. Kapag malakas na yung takbo mo, stable na stable talaga siya. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong wiggle niya. Napapansin ko din dito, kapag na-reach niya yung limiter niya, or meron siyang limiter itong motor na ito, kapag na-reach niya yung siguro dito sa 11 RPM, kusang binabawasan ng takbo mo nitong MT-15 mga idol. Kung na-try ko yun ng top speed, kapag umabot na ako ng 11 RPM, kusa siyang parang kinakat yung speed mo. Yan yung napansin ko dito. Ang sarap i-banking nito mga idol, promise, grabe, ang ganda. And then yung braking system niya, ano siya, kailangan mo talagang bigyan ng konting puwersa para kumagat yung brake niya. Kasi kapag hindi siya ganun kakapit, or magte-take pa siya ng seconds para ganun siya kakapit mga idol. And by the way, hindi ito ABS mga idol. Yun nga yung mga tanong ng karamihan, bakit nga hindi pa ABS itong MT-15. Dahil sa presyo niya, 159,000. Sabi ng iba, bakit hindi pa nilagyan ng ABS sa ganitong presyo? Oh, I don't know, bakit hindi nila ginawa ng ABS ito. Pero okay naman siya kahit hindi ABS. Pero maganda kung meron, kasi for safety na rin. Front brake, yun, no? Yun yung sinasabi ko na magte-take pa siya ng second para kumagat siya or mag full stop yung motor, tulad gaya din sa rear mga idol. Yun, no? Matagal siya kumapit. Ramdam ko sa shock nito, matigas kahit yung front tsaka rear. Yung mono shock niya sa rear, matigas siya mga idol, gaya din sa inverted fork sa harap. Yun, no? Matigas talaga siya, matigas siya.
And pagdating sa upuan, okay na okay, upright yung position mo, yung riding position mo, hindi ka basta-basta mapapagod nitong MT-15 kapag long drive. Kasi nga yung riding position mo, chillax na chillax lang, hindi siya gaya ng mga R15 na aggressive yung forma niya. Yan. Aabot na ito ng 40 kph/L, so matipid na yan sa 150 displacement ng motor, mga idol. And then yung headlight niya, nga pala headlight niya LED na, mga idol. And then napakaliwanag nitong itong sa baba kapag gabi, kapag naka-high beam ako. Ang laki ng kanyang lawak ng liwanag na binibigay nitong high beam ng MT-15. So yan yung may-ari, mga idol. Shoutout sa kanya. Shoutout kay SB. Sumbong be. Friend. Hi, friend. Sige, thank you for watching ulit, mga idol.